Mr. Morales, can you stand up, please? Mr. Morales, can you define an unenforceable contract? Oh, ano na, Mr. Morales? Mr. Morales, alam mo ba yung sagot o hindi? Mr. Morales, are you studying your lesson? Mr. Morales! Come on, Mr. Morales! Mr. Morales! Mike, paano ka? Naginip ako pa. Tinawag ako sa enforceable contracts. Pero di ko nasagot. Oo nga, kagabi ko yan harap ng librong to eh. At talaga pumapasok sa utak ko. Paano ba yan? Pareho natin di alam to. Bro. Uy bro. Dito. An enforceable contract lang di nyo alam. Gusto nyo turuan ko kayo? Do we know you, bro? Sino ka ba? Think of me as a bro. But instead of being a basic bro, tuturuan ko kayo sa unenforceable contracts. You can call me Obli Bro. Hey, Obli Bro. Nice meeting you, Obli Bro. Handa na ba kayo? Ang unenforceable contract ay isang uri ng defective contract na hindi pwedeng i-enforce sa court sa kadahilan ng ito ay unauthorized, hindi nag-comply sa statute of frauds, at ang pangatlo, wala sa legal capacity ang mga contracting parties. Kung ang rescissable at voidable contract ay valid, binding, at enforceable hanggat hindi sila rescinded or annulled, ang unenforceable contract naman, although valid, ay unenforceable at mananatiling walang epekto hanggat hindi ratified. Ganun pala yun. Paano naman po nagiging unenforceable ang contract? Good question! Makikita natin yan sa Article 1403 ng Civil Code. Ayon sa provision na to, ang unauthorized contracts are those who have entered into a contract using the name of another without authority or legal presentation or who have exceeded their authority. Obli bro, may nabalitaan akong ganyan. Yung kapitbahay namin, sinabi sa kanyang agent, ibenta ang kanyang lupa through cash. Pero ang ginawa ng kanyang agent, ibenta niya ito through installment. Naku! Unenforceable nga yan dahil nag-exceed ang agent beyond sa authority na binigay sa kanya. Unless i-ratify yan ng kaibigan mo, unenforceable yan. Going back, ito pa ang mga ibang uri ng unenforceable contract. Those who did not comply with the statute of frauds, and those where both parties are not capable of giving consent. So, obliko, pag binenta ng 7 years old kong pamangkin ang kanyang alagang pusa, sa kaklase niyang 7 years old, hindi yun enforceable? Pomsim bro, magiging valid lang yan kapag re-ratify yan ng guardian or parent ng pamangkin mo at nagka-transaction niya. Alinsunod sa Article 1407 ng Civil Code. Ganun pala yan. Okay. Anong ibig sabihin kapag ang isang unenforceable contract ay hindi sumunod sa statute of frauds? Madali lang yan. Una sa lahat, kailangan muna natin malaman kung ano ba ang statute of frauds. Ano nga ba ang statute of frauds? Ang statute of frauds, enacted for the purpose of preventing frauds, which requires certain contracts to be in certain forms for it to be enforceable and valid. In case of non-compliance with the statute of frauds, the contract or agreement is unenforceable by action. Pero tandaan, ang statute of frauds ay applicable only to executory contracts. Hindi na siya applicable to executed contracts. Under Article 1403, paragraph 2, the statute of frauds requires the following in writing. An agreement that by its terms is not to be performed within a year from the making or the so-called infra annum agreement. Michael G., meron naman akong tanong sa inyo. Nagkasundo ang kapitbahay na si Jack at si Justin na ibenta kay Justin ang radio niya sa halagang 400 pagkatapos ng 3 years. Ngayon dumating yung 3 years. Di na pumayag si Jack. Ngayon, gusto nang bayaran ni Justin ang transistor radio. Enforceable ba ang agreement alinsulod sa statute of frauds? Hindi na po. Since after 3 years pa ang kasunduan, under Article 1403, paragraph 2 of the new Civil Code, dapat nilagay nila ito in writing. Omsim bro, the statute recognizes the frailty of man's memory and apparently only 1 year is the limit. Kung saan ang pinagkasundoan nila na after 3 months. Enforceable pa din yun, even though it is oral only.
Other types of statutes of frauds are, pangalawa, a special promise to answer for the debt, default, or miscarriage of another. Pangatlo, an agreement in consideration of marriage other than the mutual promise to marry. Halimbawa nito ay marriage settlements na makikita sa Article 122 ng Civil Code. At donation proper nuptias na makikita naman sa Article 127 ng Civil Code. An agreement for the sale of goods, chattels, or things in action at the price not less than 500 pesos. So ibig sabihin, Obli Bro, kapag nagkaroon kami ng kasunduan ni G, na ibenta ang kanyang cellphone sa halagang 5,000, kailan ba ito ay nakasulat? Pero kung nagbigay ka ng down payment ng 2,000, tinanggap ko ito, nagbinigyan kita resibo, kahit oral agreement lang meron tayo, enforceable ang contract. Tulad nga nasabi ni Obli Bro, statutes of frauds only applies to executory contracts. Yes. Nawawala si Bro. 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 Uy. Lol. Nandito ako. Lumipat ako dito. Ayun. Kalit kasi dyan eh. Patakay dito. Yan. Okay dyan. Ano ba yung si Obli Bro? Lumipat pa? At pang lima naman ay an agreement of the leasing for longer period than 1 year or for the sale of real property or an interest therein. Tandaan, magkaiba ang right of first refusal sa contract of sale at real property, and right of first refusal ay hindi sakop ng statute of frauds. Hindi applicable ang statute of frauds sa partition na ukol lamang sa confirmation of title. Sa ganitong pagkakataon, ang oral partition ay valid. Kung ang pagbebenta ng lupa ay sa pamamagitan ng ahente, ang sinabing ahente ay dapat nasa kasulatan. Kung hindi, ito ay magiging void alinsulod sa Article 1784 ng Civil Code. And lastly, a representation as to the credit of a third person. Hello, wait lang po. Hello, pare. Si kumpare mo. Ganto kasi yun, nagpautang ba naman siya dun sa nakilala niya sa sabungan? Eh, ayaw niya naman talaga dapat. Kaso biglang may lawyer na sumingit. Sabi no lawyer, client niya daw yun. Tapos okay lang na pautangin niya. Kasi marami daw lupain yun. Tsaka puntahan niya na lang daw siya pag di nagbayad. Eh di pinautang ni kumpare mo. O ngayon hindi nagbayad. Tapos nung pinuntahan niya yung lawyer, sabi ng lawyer, labas daw siya doon. Ano ba naman yan, pare? Ano kayang pwedeng gawin? Naku, mare. Under the statute of frauds pa naman. The representation of a third person to a credit is not enforceable against him when it's not in writing. Kaya dapat, sinabihan mo si pare na gumawa ng written agreement, lalo na about dun sa representation. Huwag kang mag-alala, mare. Liable pa rin siya sa tort. Kaya huwag ka nang pa-stress dyan. Kaya yan. Ah, ganun pala yun. Salamat, pare, ha. Thank you. Bye. Sige, Mars. Bye. Ayos, ha. Saan mo natutunan yan, Michael? Pero tama ka dyan. Sabi nga nila, paragraph 7 was improperly included in Article 1403. So, ibig sabihin nun, Obli Bro, lahat na nabanggit sa Article 1403, paragraph 2, ay unenforceable na lahat. Parang si Mike at si Ash, forever na yan. Hindi naman. Kung babasahin natin ang Article 1405, pwede silang ma-ratify and deem valid. In fact, there are two ways to ratify contracts infringing the statute of frauds. First one, the failure to object to the presentation of oral evidence. Second one, acceptance of benefits under them. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi applicable ang statute of frauds sa kontratang tapos na, di kaya naman ay partially executed na. And lastly, tandaan na ang unenforceable contract cannot be assailed by a third person in accordance to 1408 of the Civil Code. The defense is available only to contracting parties and their heirs. Thus, a stranger cannot attack the enforceability of a contract in like manner that a stranger in a contract cannot attack the validity of a voidable contract. Ganun pala yun. Okay. Oh ano? Tapos na. Nintindihan nyo na ba yung unenforceable contract? Yes, bro. Una na ako, ha. Basta kung meron kayong tanong, huwag kayong mahiya. Just call me anytime. Obli Bro, peace bomb!